Hello everyone, welcome back. This is the sixth installment of my Road to Aviation series. Sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung experience ko kung saan ako nag-apply bago makapasok sa Emirates at saka ilang interview tips na rin. Alam naman natin na Ipams ang agency na ginagamit ng Emirates kapag nagre-recruit sila sa Pilipinas. Dalawang beses ako nag-apply sa Ipams. Nung una, it was year 2004. Bali, walk-in ako kasama yung mga ibang kasama ko rin sa trabaho. Nagkaroon ako ng opportunity para ma-interview. Yung interviewer that time is a Pakistani manager from base maintenance. Fortunately, lahat ng mga tinanong niya sa akin is regarding landing gear systems and wheels and brakes. Lahat nasagot ko except sa isa. Yung hindi ko nasagot na tanong niya is regarding brake fan. Kasi wala namang mga naka-install na brake fan sa aeroplano ng PAL. Sinabi ko sa kanya yon, kaya lang, inisip ko baka sinadya niya ring tanongin yon para magkamali ako sa mga interview questions niya sa akin at magkaroon siya ng opportunity na hindi ako tanggapin. Kasi yun lang talaga ang hindi ko nasagot. Nung natapos yung interview na yon, alam ko na hindi ako natanggap. Alam nyo kung bakit? Kasi unang-una, yung manager is a Pakistani. Sa kanila kasi, ang babae is meant for the house lang, hindi pinagtatrabaho. Lalo na nung ini-insist niya sa akin na mahirap ang trabaho sa base at hindi ko kakayanin. Kasi no matter how I argue, alam ko na ayaw niyang tumanggap ng babae. Nung time kasi na yon, ang gusto kong trabaho is A&P mechanic sa base. Meron din kasi ibang position na available sa line maintenance, which is IFE. Hindi naman masama ang loob ko kasi unang-una, yun nga yung first time kong mag-try mag-apply for abroad. At saka isa pa, dalaga pa ako noon. Ang importante is yung nagkaroon ako ng idea kung paano mag-apply, kung paano gawin yon at kung paano ma-interview. Move on naman tayo sa next interview ko. After around 8 months, 2005, again, walk-in uli ako, same company, Emirates at sa Ipams ulit. Bali, nung nagpunta ako ron para mag-inquire kung talagang merong applyan, ang sinabi sa akin nung staff doon is pwedeng mag-walk-in sa Tuesday. I think Thursday pa lang noon or Friday, at nalaman ko kasi na yung mag-interview is a British national, kaya during the weekend, namili ako ng business suit for the interview. Kaya lang, nung dumating na yung Tuesday, nung nilapitan ko na yung same staff na yon na nag-a-assist sa interview, ang sabi niya sa akin, masyado na raw maraming interviewin sa araw na yon, kaya hindi na sila tatanggap ng walk-in. Kung gusto ko raw, mag-login na lang ako sa online nila, which is EmiratesGroupCareers.com, at doon na lang daw ako mag-apply. Nung sinabi niya yon, hindi lang inis at galit ang naramdaman ko. Siya yung nagsabi sa akin na pwedeng mag-walk-in at bumalik ng Tuesday, kaya nga bumili ako ng business attire para sa interview na yon. Tapos, wala. Pauuwiin ka na lang ng ganun. Kasama ko kasi yung parents ko noon, naghihintay sila sa labas sa sasakyan. And I don't want to disappoint them. Kaya imbis na lumabas, ang sabi ko dun sa babae, upo muna ako. Anyway, marami naman bakanteng upuan nung time na yun doon. Ang balak ko talaga is hintayin matapos yung mga naka-line up sa interview
Tapos magpapaalam ako doon sa loob, baka pwede pa rin akong maisingit sa interview. Habang nakaupo ako doon at naghihintay, I think 2 o 3 beses dumaan sa harapan ko yung interviewer. Tapos nung lumabas siya uli, ang sabi niya dun sa staff ng Ipams na nagpapauwi na sa akin, "I didn't get her papers. Where are her papers? I want her." Yung pala, yung labas-pasok niya sa room, naobserbahan niya na ako na naghihintay doon. Aba, biglang bumait sa akin yung staff ng Ipams. Friendly na siya ngayon, nakangiti na. Nung lumapit siya sa akin, kinuha niya na sa akin yung resume ko na nung una, nire-reject niya. Siguro naghintay lang ako ng mga 2 naka-line up for interview bago ako tawagin. Nung time na for my interview, nakakatuwa kasi iba yung style ng interview ng manager na to. The manager's name is Ken Wilding. Ang sasabihin niya sa iyo is, "Tell me about your work experience from start to current." So nagkaroon ako ng opportunity para ma-highlight sa kanya yung background ko from start to finish. Katulad na lang na sa aviation school ako graduate, tapos ANP license holder ako, at naging apprentice or maintenance trainee ako ng Lufthansa Technique, and did that from Philippine Airlines Learning Center. Tapos nasabi ko rin na I started from junior mechanic up to the current position ko as mechanic B that time. At yun nga, na nagtatrabaho ako sa aircraft system, particularly sa hydraulics and landing gears. Tapos, sinabi ko na rin kung ano yung mga routine and non-routine tasks na madalas naming gawin sa trabaho. But then, he said the only position open and available at Emirates that time is for cabin mechanic at line maintenance. Actually, prior to that, alam ko na yung manager na yon is IFN cabin manager. At alam ko rin na ang open position lang that time is for IFE and cabin. Yung first interview ko nung 2004, dalaga pa ako noon. Pero this year, which is 2005, married na ako. Doon sa mga nakapanood ng previous videos ko, I'm sure alam nyo na ayaw kong ma-assign sa cabin. Pero this time, iba na kasi ang priority ko. In fact, bago pa ako mag-walk-in para sa interview na to, nakapag-submit na ako ng resignation letter ko kasi nga balak kong sumunod na sa mister ko na nagtatrabaho that time sa GAMCO sa Abu Dhabi. In fact, this is an opportunity for me to be in the same country as my husband, but at the same time, meron pa rin akong trabaho sa aviation. Nung sinabi nga sa akin yon ni Mr. Ken na ang open position lang is for cabin mechanic, I told him I know and I don't mind working for cabin. Then, sinabi niya sa akin na because Dubai is in the Middle East, so I should expect that the weather is extreme, particularly in summer. And sabi ko sa kanya, I don't have a problem with that because I grew up in Dubai and I am aware of the weather there. Tapos, sabay check niya dun sa resume ko kasi dun nakalagay na nag-aral din ako sa Dubai. Tapos, isa rin sa concern niya na sinabi sa akin is because it is his first time to hire a lady for a cabin mechanic position. Puro daw lalaki kasi yung mga makakasama ko ron. Ang sabi ko naman, ever since college, puro lalaki na ang kasama ko. So, I don't have a problem with that and I will manage. Besides Ken, meron din siyang kasamang interviewer
Her name is Allison, representative siya ng HR. Bali, bago matapos yung interview, ang sabi sa akin ni Allison, if ever I change my mind, let us know. Sabi ko sa sarili ko, bakit, ba't ganun? Bakit iba? Bakit hindi? We'll call you after 1 week, katulad ng mga sinasabi nila sa iba. Basta yun lang yung final words na sinabi niya sa akin. Nung nag-report uli ako for duty, kinausap ko yung crew chief. Nag-request ako baka pwedeng ma-assign ako sa cabin para matuto ako kung ano man yung routine nila, pati na rin sa non-routine. Para syempre, hindi ako tatanga-tanga kung matatanggap man ako doon. Meron nga yung in-assign ako para ako yung mag-demo sa mga newly hired na cabin crew kung paano magbukas at magsara ng main door at saka emergency door ng Boeing 737. Kahit mabigat siya, syempre kinaya ko para hindi naman ako mapahiya dun sa mga crew, diba? Eto na, after a week, I got a call from Ipams para sabihan ako na i-ready at ibigay ko na sa kanila yung passport para ma-process na ng Emirates yung visa ko. Diba? I only waited for 1 week. Tapos, yun na. Pero syempre, kailangan ko pa rin magpa-medical. Yung araw na sinamit ko yung passport ko, yun din yung araw ng medical ko. Ang medical provider ng Ipams at Emirates is SM Lasso. Ayos naman yung ibang medical ko. Isa sa part ng check-up is yung i-x-ray lahat ng ngipin. Ang naging problema ko is meron pala akong ngipin kung saan nagpabunot ako pero iniwan nung dentista yung root sa gums. Inisa-isa namin yung dental clinic mapadun sa daan or sa mall, pero wala silang dental surgeon doon. Hanggang sa nagpunta kami ng daddy ko sa PGH, baka sakaling doon namin mahanap yung dental surgeon. Mahaba yung pila that time, tapos meron na lang biglang nag-declare doon na yung next appointment will be for next month. Kaya nagtaka ako, lumapit ako doon sa counter, sabi ko, ma'am, bakit for next month pa, kailangan ko nang magpa-dentist right away. Ang sabi niya sa akin, ganun daw talaga pag charity. Ang sabi ko, ma'am, hindi naman for charity yung sa akin. Paying customer ako. Sabi niya, ah, ganun ba? So, ito, bibigyan na lang kita ng calling card, diyan ka magpunta. Buti na lang, hindi malayo yung clinic. Doon lang din siya sa opposite ng PGH. Ang explanation sa akin nung dental surgeon, kaya merong mga dentista na pinuputol yung root ng ngipin is kasi yung lining between the gums and the sinus, maliit lang daw. So baka pag naitulak nila yon, maapektuhan yung sinus, lalong magkaroon ng problema. Buti na lang natapos ko lahat ng requirements on time bago ko na-receive yung copy ng visa ko at saka yung plane ticket ko. Yung effectivity or last day of service ko sa Lufthansa Technique Philippines was 31st of May 2005. Tapos ang joining date ko naman sa Emirates is 1st of June 2005. Alam niyo ba na hindi alam ng asawa ko na nag-apply ako ng Emirates? Saka ko lang sinabi sa kanya nung pinasubmit na sa akin ng Ipams yung passport ko. Nung una kasi hindi ko alam kung papayag siya o hindi. Pero kasi ako yung breadwinner ng family ko, kaya gusto kong magkaroon ng trabaho rin pagpunta ko ng UAE. Bigyan ko kayo ng tips for interview. Unang-una, especially if the interviewer is British, make sure you come and dress up in business attire. Why do you think I got his attention in the first place?
even though I am sitting at the very last row of seats in one corner there. Second, just try to be confident. Make sure you lean a little forward to show them that you are interested. Third tip ko is, Ken is actually not a typical Englishman. He has a thick accent, so it is hard for others to understand his words when he speaks. Ang sikreto doon is, you don't just look at his eyes, you also look at his lips para malaman mo kung ano na yung words na gusto niyang sabihin sa'yo. Parang lip reading lang. And finally, make sure you come prepared. Nung araw na yon, ang motto ko sa sarili ko is, it's now or never, and no one can stop me. Diba, effective siya? For the 7th and final installment of my Road to Aviation series, ang topic ko ron is regarding my Emirates experience. But I will not do it now, maybe I'll do it after 2 or 3 months pa. In the meantime, gagawa ako ng bagong video regarding my Dubai youth experience. So please support and watch it. Thank you so much for watching this video. See you again soon. Bye!